Hello, magluluto tayo ngayon ng kare-kare, crispy kare-kare. Una, palalambutin nyo muna yung baboy. Ayan, yem po ang ginamit ko. Palalambutin nyo, pero itatabi ko muna yung sabaw niyan. Kukunin ko yung sabaw pag medyo malambot na siya, tapos tutuloy ko ulit na palalambutin. Ayan yung sabaw, gagamitin ko yun mamaya sa sauce. So, tuloy lang natin yung magpapalambot ng pork at isa-set aside na yan pagka malambot na. Yan, titimplahan mo na rin siya habang pinapalambot mo. Lagyan mo ng paminta. Hindi ko nakunan kanina yung paglagay ko ng asin. Palalambutin ko yan hanggang matuyo yung sabaw. In the meantime, gagawa muna tayo ng sauce. So, achuete oil yan. Lalagyan mo ng bawang, sibuyas, gigisa mo dyan. Yan. Madali lang naman lutuin ng kare-kare, lalo na ngayon. Ginagamit na ngayon yung hindi ka na magigiling ng mani. Nabibili mo na yung mani ng giling na. Hindi ka tulad nung araw, masyadong matrabaho. So yan, bawang, sibuyas. Tumpahin mo ng konting patis. Ito yung peanut sauce niya. Ayan. Yung mani yan, binisi ko yan sa palengke. Pinagiling ko yung mani. Mas gusto ko yan kaysa sa peanut butter. Talagang mas maganda yung purong mani. Kasi merong iba nagkakare-kare. Ayaw naman ng matamis. Okay? Pero ako, depende kung sino yung pakakainin ko. Eto, lalagyan ko ito ng konting sugar. Konti lang. Hindi siya magiging kasing tamis ng peanut butter. Yan. Tapos yung kaninang pinakuluan na sabaw, galing doon sa baboy, ilalagay ko dyan. At lalapot yan mamaya dahil doon sa mani. Pakaluin nyo lang hanggang sa lumapot yan. Tapos timplahan nyo. Ayan, lalagyan ko ng konting asukal lang talaga. Yan, ganyan lang. Yan, dapat ganyan. Dapat ang consistency niya. Ganyan. Kasi pag lumamig pa yan, lalapot pa yan ng konti. So, yan, ganyan. Okay na yan. Itatabi nyo na ulit yan. Gawin mo naman ngayon yung gulay. So, yung iba, pinapakuluan lang yung lahat ng gulay eh. Tapos, itatoppings lang dun sa kare-kare pag tapos na. Pero ako, mas gusto ko siya ng binigisa. Ayan, para kang naggisa ng gulay sa bagoong lang, ganun, yung binagoongan ng mga sitaw, ganun. So, igigisa ko siya, yan, bagoong. Hindi ko nalilagyan ng bawang sibuyas kasi yung sauce kanina meron na. So, bagoong lang, ilalagay ko yung sitaw. Kung ano yung gulay na gusto mong ilagay sa kare-kare, ako may ang meron lang ako ngayon, sitaw at saka talong. So, yan lang ang ilalagay ko. Tsaka yung pechay. Yun lang ang ilalagay ko. Pero masarap din sana yan kung merong puso ng saging. Kaso mahirap kumuha ng puso ng saging sa palengke. Hindi laging meron. So, yan, paminta. Simplahan mo lang din ulit. Huwag mo nang lagyan ng alat kasi inauna na yung bagoong kanina. So, pag medyo malambot na, ligay mo na yung pechay. Yan. So, pwede mo, pagka naluto mo na yan, pwede mo na yung i-set aside ulit at pagsamasamahin mo na lang silang lahat mamaya. Yung baboy, yung sauce, at saka yung gulay. Ganun na yung mga paraan ng pagluto ngayon. Pero ako, minsan nilalagay ko na yung sauce dyan. Hahaluan ko na yan ng sauce. Minsan hihiwalay ko. Pero ngayon, gusto ko siyang paghaluin. So, ayan, yung ginawa nating sauce kanina, lalagyan mo ngayon yung gulay. Pinakasabaw niya. Kasi minsan nakakatamad na rin mag-ayos ng hiwa-hiwalay. Depende talaga kung sino yung pakakainin mo. Yan, katuloy yan, yung mga anak ko, medyo tamad mag-ganon. Mag
hiwa-hiwalay. Baka pagka hiniwalay ko, hindi nila ilagay yung gulay, hindi nila kunin yung gulay. So yan, ganyan dapat ang maging itsura niya. O diba, tamang-tama lang yung lakot niya. Yan. O tapos ngayon, ready na yan. Yung baboy kanina na, pinakuluan natin, yan, malambot na siya. Lulutuin natin siya. It's either you fry it, or ako, ilalagay ko lang siya sa air fryer. Kasi maliliit naman na yung hiwa niya. So, depende rin. Minsan, malalaki yung hiwa. Pwede mo siyang parang ililitsyon. Pero ako, maliliit na. So, parang air fry ko lang siya ganyan. Mga ilang minutes lang. Mga 5 minutes lang yan sa air fryer. Luto na yon. Kasi nga, malambot na siya. So, yan na yung ating finished product. Crispy kare kare. Thank you for watching.